Paul, etong dalawang senador na ito, siguro po ay napanood na ng karamihan sa atin kung anong issue meron etong dalawang ito. Mukhang ito ay labanan din ng kanikanilang pamilya. Ano ho? Nabanggit kasi dito na nung si Cayetano na hindi daw palengke yung Senado. Ang sabi niya dito, meron siyang binanggit eh. Sabi, paulit-ulit na daw, yung tipong ang gulo-gulo na daw, nabubuwang ka na daw ba? Sabi kay Nancy Binoy, yung mapagsabihan ka na nabubuwang na sa gitna ng argumento. Di ba? Kakaiba rin. Nabuwang ka na dahi, tapusin natin ito ng maayos. Senado ito at hindi daw, o ng Pilipinas, at hindi daw ito palengke. So aminado siya na magulo yung kanilang diskusyon. Hindi sila magkaunawaan, pataasan ng boses. Kaya inihalin tulad niya ito sa isang palengke. Ito naman ang reaction ni Senator Binay. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya ng palengke. Parang dinidemean. Okay, mababa ang tingin nitong si Cayetano sa mga nagtitinda sa palengke na may certain asal. Yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi katanggap-tanggap. Alright. Alam niyo naman siguro kung ano yung akusasyon nitong si Senator Binay kay Cayetano. Ngayon, sabi ng mga netizens, huwag niyo pong itulad ang palengke sa inyo. Dahil ang mga taong nasa palengke ay nabubuhay ng marangal at hindi daw magnanakaw. Hindi nagnanakaw sa kabanang bayan ang mga taga-palengke. Mas marangal pa sila sa ibang congressman sa kasinatong. Maganda yung kanyang term na ganun. Ano ho? Pero totoo, yung mga taong palengke, nako, nakakabilib yung mga yan dahil napakarami pong tayong kilala na nagtitinda sa palengke at talagang naiahon ang kanilang kabuhayan, ang kanilang buhay, maraming napag-aral, maraming napagtapos. So, sa tingin ko talaga ay mali rin na ihilin tulad yung kanilang bangayan sa isang palengke. Oo, may ingay sa palengke, pero yung ingay sa palengke ay negosyong patas. Yung ingay po sa palengke ay pagiging or simbolo ng kasipagan ng ating mga kababayan na nagtitinda sa palengke. Yun yun. Yung ingay pwede natin ipagkumpara, pero yung gulo, hindi po natin yan makikita sa palengke. May personalan daw na namamagitan dito sa dalawang ito. Siyempre, maglalabasan yan ng baho o kanya-kanyang baho. Bottom line, maging matalino na sana tayo kung sino ang ibuboto natin sa mga susunod na pagkakataon, sa mga susunod na halalan. Pandirihan naman na sana nyo ang palagiang pagboto nga naman sa mga ganitong klaseng tao. Pabalik-balik na lang eh. Na-convict, nakulong yung ilan. Halimbawa, pagkalaya, babalik. Kalokohan talaga ng mga butanting Pinoy. Ano ho? Kailan pa kaya tayo aangat? Nako po. This is what happens when people give power to a select few families and then they turn into a family business. Yan. Family business ang nangyayari. Kaya, kahit sa mga kani-kanilang distrito sa kani-kanilang lugar halimbawa minsan may o hindi maiiwasan yung bangayan, hindi maiiwasan yung competition, 'di ba? Kompetensya. Yun nga, syempre alam niyo naman sa negosyo, ano? Lahat ng negosyo po ay may kakompetensya. At 'yan ang nangyayari. Or hindi healthy ang kanilang competition sa ganitong klase ng negosyo. So ayun. Kawawa naman kasi talaga ang mga taong palengke, ano? At madalas ay ihalin tulad nyo dito sa or sa ganitong klaseng sitwasyon. Sabi, okay, paulit-ulit daw kasi merong issue tungkol sa DPWH anyway na inungkat, naungkat. At yan nga, mukhang totoo na hindi lang po dito nagmula ang issue na ito. Baka ito talaga ay problema between these two families, political family. Good luck.